Pagpapakitang turo sa ika-anim na baitang sa asignaturang Filipino. Pagsusuri ng pahayag kung opinyon o katotohanan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nasusuri ang pahayag kung opinyon o katotohanan. Nabibigyang kahulugan ang opinyon o katotohanan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong pangarap at minimithi sa ating buhay. At lahat tayo ay may pagkakataon na maabot ang lahat ng ating minimithi at ang susi nito ay ang pagtatapos ng ating pag-aaral. Magandang araw sa inyo, mga mag-aaral sa ika-anim na baitang. Ngayong araw ay may bago na naman tayong paksang tatalakayin. Kaya ito na pang hinihintay ninyo. Ilabas na ninyo ang inyong module, papel at ballpen. Ipagmalaki natin ang wikang Filipino. Ginang Marjorie M. Marino ang inyong gurong makakasama para sa araw na ito. Sa ating nakaraang talakayan, ay pinag-aralan natin ang mga panlapi at salitang ugat. Ngayong araw na ito, ay mayroon na naman kayong bagong matututunan. Ngayong araw, ay madadagdagan na naman ang inyong kaalaman sa asignaturang Filipino. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang pagsusuri ng pahayag kung opinyon o katotohanan. Basahin at unawain ang talata. Pagkatapos ay sagutan ang mga tanong. Ang COVID-19. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang COVID-19 ay nagsimula sa Wuhan, China. Ang pandemyang ito ay isang mapanganib na virus at mabilis itong makahawa sa ibang tao. Maiiwasan natin ang pagkalat ng sakit na ito kung tayo ay susunod sa mga protokol ng gobyerno. Marami ring mga manghuhula ang nagsasabi na ang krisis sa COVID-19 ay matatapos na sa susunod na taon. Ngunit ito ay walang basihan at hindi pa napapatunayan. Kung kaya't dapat tayong mag-ingat upang hindi tayo mahawaan ng sakit na ito. Ito ay isang pagsubok lamang at unti-unti ding mawawala. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon na lahat ng ating pagsubok ay kaya nating lampasan at hindi niya tayo pababayaan. Nako, lubha palang mapanganib sa ating kalusugan ang COVID-19, kaya mga bata, palagi kayong mag-iingat. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang wastong sagot sa inyong papel. Saan nagsimula ang COVID-19? Ano ang COVID-19? Ano-ano ang dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat nito? Sa inyong palagay, malulutas na ba ang COVID-19? Bakit? Handa na ba kayo mga bata? Tara, sagutin na natin ang mga katanungan mula sa binasa nating talata. Saan nagsimula ang COVID-19? Ang COVID-19 ay nagsimula sa Wuhan, China. Tama! Ano ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang mapanganib na virus at mabilis itong makahawa sa ibang tao. Tama! Ano-ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ang pagkalat nito? Sundin natin ang mga protokol ng ating gobyerno upang maiwasan ang pagkalat nito. Sa inyong palagay, malulutas na ba ang COVID-19? Bakit? Sa aking palagay, ang krisis sa COVID-19 ay matatapos na sa taong ito.
Magaling! Tama lahat ang inyong mga kasagutan. Ating suriin ang dalawang pahayag na nanggaling sa talatang ating binasa. Ayon sa World Health Organization, ang COVID-19 ay nagsimula sa Wuhan, China. Sa aking palagay, ang krisis na dulot ng COVID-19 ay matatapos na sa taong ito. Ayon sa World Health Organization, ang COVID-19 ay nagsimula sa Wuhan, China. Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng katotohanan. Bakit? Dahil ito ay mayroong batayan. Katotohanan. Ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring na patunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Sa pagpapahayag ng katotohanan, tayo ay gumagamit ng mga sumusunod na pananda. Batay sa pinatunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, mababasa sa. Sa aking palagay, ang krisis na dulot ng COVID-19 ay matatapos sa taong ito. Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng opinyon. Opinyon. Ang opinyon ay pahayag na ginagamit sa pagsasabi ng mga bagay na walang katiyakan o walang sapat na basihan. Ito ay hindi suportado ng datos o mga siyentipikong dahilan. May mga pananda na nagpapahayag ng opinyon. Sa aking palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Ngayon ay alam na ninyo ang kaibahan ng katotohanan at opinyon. Tara, sagutin natin ang pagsasanay na aking inihanda para sa inyo. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ay katotohanan o opinyon. Ayon sa Department of Health, ang may pinakamataas na kaso ng COVID-19 ay ang Davao City. Ang tamang kasagutan ay katotohanan. Sa palagay ko, hindi nakapasok si Rina dahil siya ay may sakit. Ang tamang kasagutan ay opinyon. Para sa akin, ang mga basurero ang pinakamahalagang katulong sa paglilinis sa pamayanan. Ang tamang kasagutan ay opinyon. Ang ama ay ang lalaking magulang ng isang bata. Ang tamang kasagutan ay katotohanan. Ang pambansang watawat ng Pilipinas ay may kulay bughaw, pula, puti at dilaw. Ang tamang kasagutan ay katotohanan. Mahusay! Tamang lahat ang inyong mga kasagutan. Narito ang isang masigabong palakpakan para sa inyong lahat. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ay katotohanan o opinyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo upang isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagotang papel. Panuto,
Isulat kung katotohanan o opinyon ang bawat pahayag. Una, kung ako ang tatanungin, mahalaga ang makapagtapos ng pag-aaral. Pangalawa, ayon kay Dr. Jose Rizal, ang mga bata ang pag-asa ng ating bayan. Pangatlo, sa aking palagay, ang pinakamabait kong kaklase ay si Ella. Pang-apat, ayon sa pag-asa ay mayroong paparating na bagyo. Pang-lima, para sa akin ay mas maganda ang bahay nila Ana kaysa kay Lisa. Narito ang mga tamang kasagutan sa inyong pagsusulit. Tingnan nga ninyo kung tama ang inyong mga kasagutan. Mahusay! Alam kong marami kayong nakuha sa ating pagsusulit sa araw na ito. Karagdagang gawain! Magsulat ng tiglimang pangungusap gamit ang opinyon at katotohanan. Tandaan, hindi lahat ng pahayag ay nagsasaad na katotohanan. Maaaring ito ay opinyon lamang. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!